Hallelujah. Praise God. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa umagang ito. Kayo po ba ay handa na makinig ng salita ng Diyos? I believe you are all ready to hear the word of the Lord today. Buksan po natin ang ating Biblia. If you have Bibles today, can you open your Bible sa Mark 11? Samahan niyo po ako sandali sa Mark chapter 11. And if you are in the Gospel of Mark, let me direct your attention from reading verse 20. Mark chapter 11, verse 20. And from verse 20 all the way to verse 23, doon po ang ating pagbasa po sa up to verse 24. Let's stay there. Verse 24. Mark chapter 11, 20 to 24. Tayo po ba'y naroon na ngayong umagang ito? If you're there, say amen. 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 Praise God. So, again, you can read the Bible sa ating pong screen. King James po yun nasa ating harapan. But I'll be reading from the New English Translation. Ang sabi po sa verse 20, in the morning, as they passed by, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree you curse has withered. Jesus said to them, have faith in God. I tell you the truth, if someone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, and it will be done for him. For this reason, I tell you, whatever you pray and ask for, believe that you have received it, and it will be yours. Tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, it is always an honor to be in your house and to worship you, Lord, in this place, Panginoon. At isa rin pong karangalan para sa amin, Panginoon, ang marinig ang iyong mga salita. Because your words are life, Panginoon, ang iyong salita ay buhay. And your words, Lord, give us hope. And the entrance of your words increases our faith, Panginoon. Dahil ang sabi po ng iyong salita, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So apart from hearing your word, Lord, our faith will be weak. And it will not accomplish anything on our behalf. Kaya ngayon pong umagang ito, we ask the power of the Holy Spirit, dahil ikaw po nagsabi sa iyong salita, that the Holy Spirit is the one assigned to enlighten, to teach, and to reveal everything that is hidden in the supernatural. Gamitin mo lamang po ako na daluyan, gamitin mo lamang po ako na instrumento. And I pray that each and every one of us, kami pong lahat, hindi lamang po ako, lahat po kami na narito sa apat na sulok ng lugar na ito ay puspusin mo ng iyong kapangyarihan so that we may understand your words today. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng may hininga ay nagsabi po ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Boy, masayang-masaya dahil I was asking the Lord kung ano po yung ating pagsasaluhan dito. At alam niyo po, every Sunday, my life is always to, I believe that the reason why God is using me is to speak and to teach the church about the Word of God. At alam niyo po kasi, there is a tendency in a preacher's attitude na, alam niyo ang mga preacher kasi ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, dahil ito na nga po yung aming buhay, meron kaming tinatawag na parang kumbaga sa bahay ay mga dilata. Ibig sabihin, pagka kailangan, kuha na lamang ng kuha. But still, I realize that ang pinakamainam pa rin po at pinakamabisa na pagdadala at paghatid na mensahe is as the Spirit directed you to speak the Word of God. Because every church, every people has different needs. Bawat simbahan, bawat tao ay may iba't iba pong pangangailangan. Kaya may tendency po na pag i-preach mo ito doon sa first service, because every Sunday, nakakatatlo po kasi akong church tuwing araw ng Linggo. So, ang danger doon ay pwedeng yung una kong na mensahe, lahat ng church ay yun na. But I see to it that I would not be that kind of preacher na parang tinatamad magturo, and I have to be open to the Holy Spirit. At nakatutuwa po dahil pagdating ko po dito kanina, the Holy Spirit put into my heart Mark chapter 11, and it was confirmed dahil related po doon sa naging testimony kanina, and I believe that the Lord is leading us to this message today, Mark chapter 11.
Kaya ngayon pong umagang ito, atin po itong pag-aralan. Handa na po ba kayo sa salita ng Diyos? Okay, so Mark chapter 11, we started reading from verse 20 to 24. Ito pong storyang ito sa mga Biblia na gumagamit po ng tinatawag na pamagat. This is entitled The Withered Fig Tree. Amen? O yung tinatawag na pagkalanta o pagkamatay ng puno ng igos. Pero atin po itong pag-aralan dahil I believe that there is so much here that we can learn from this experience na naranasan po ng mga alagad kasama po ang Panginoong Jesus. Pero para po ito'y ating maintindihan, atin po munang simulan kung paano po nangyari yung istorya. Let us just first prepare yung po mga tinatawag na detalye na atin pong kailangan so that we can arrive to the context of the message today. Nangyari po itong pangyayaring ito, nagsimula po ito sa verse 12. Now, we did not read verse 12 sa ating pong panimula, so go to Mark chapter 11, verse 12, para lamang po magkaroon tayo ng tamang focus ngayong umagang ito so that we can understand where we are going to. Ang sabi po sa Mark 11, now the next day, as they went out from Bethany, he was hungry. So ang sabi po ng Biblia, the next day, nung sumunod daw pong araw, from Bethany, naglakbay po ang Panginoong Jesus. And where they are going to, ay maliwanag po kung saan papunta ang grupo ng Panginoong Jesus during that time. Nilagay po ng Biblia yung kanilang tinatawag na point of origin. They came out from Bethany. And from Bethany, they intended to go to the place called Jerusalem. Well, kung gusto niyo pong maintindihan kung saan po yung kanilang destination, just drop down your verses to verse 15. Drop down your eyes, your attention to verse 15. And sabi po sa verse 15, then they came to Jerusalem and Jesus entered the temple area and began to drive out those who were selling and buying in the temple courts. So pansinin po natin, from Bethany, the group of Jesus, they were going to where? Jerusalem. Pero as they were traveling, para po maintindihan natin ito, habang sila po ay naglalakbay, ang sabi po ng Biblia sa verse 12, sabi ni Mark, it puts in the account of Mark na sabi sa verse 12, Jesus was hungry. Sabihin nga po natin, Jesus was hungry. Amen. I would like to highlight this verse so that you can benefit from verse 12. Just put it on the screen sa verse 12. But sabi po, on the following day, when they came from Bethany, and sabi po, Jesus was hungry. Ang Panginoong Jesus daw po ay nagutom. I choose to stay in verse 12 first para po maintindihan din nyo itong bagay na ito. Dahil ang sabi po sa Biblia sa verse 12, Jesus was hungry. Dito po kasi inia-highlight yung isang bagay na kailangang maintindihan ng church. I realized one time while I was meditating the Word of God, the Holy Spirit spoke to me, my church is missing the point, that's why they are not experiencing breakthrough in their lives. Habang nag-aaral po ako ng salita ng Diyos, ay sumagi sa aking kaisipan na ang simbahan ay nadadaig dahil they miss the point, the important point in life, kaya hindi po sila maka-breakthrough. Maraming Kristiyano, they fail to have a breakthrough in life. How many of you like to have a breakthrough in life? Amen? Ilan po sa inyo ang gusto na magkaroon ng breakthrough? Breakthrough in finances? Amen? Breakthrough in every areas of your life. Do you believe that it is possible that you can have breakthroughs in life? Amen? Kayo po ba'y naniniwala na posible yun? God is a God of breakthrough. Amen? Amen? Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay Diyos na hindi kayang hadlangan ang sitwasyon. Amen? Amen? Kung maaalala po natin ang istorya, he cannot be hindered by situation, by places or time. Sa lumang tipan, kahit po nasa disyerto at kailangan ng kanyang mga anak ng tubig, he can make a water out of a desert. Kahit po sa isang lugar na wala pong mga hayop, he can still provide because in the time of Moses, in the book of Exodus, he rained manna from heaven. Amen? So with our God, nothing is impossible because he is a God of breakthrough. Amen? Ang ating pong Diyos ay Diyos ng breakthrough. He is a God of impossibility and he can turn impossibility into possibility. Oh, hallelujah. Amen. So ating unawain at ating pansinin, and here's the point in verse 12. Pansinin niyo po yung sabi sa verse 12, Jesus was hungry. Ano raw po si Jesus? Nagutom. Ang isang problema ng church, actually this is not my thing, this is God's thing. The Lord is good and his mercy endureth forever.
katatapos lamang po ng ating Mid-Year Partners Fellowship. At natipon po natin ang ilan sa ating mga partners at financial supporter, at sila po'y galak na galak na nagkaroon ng kontribusyon at ambag sa ministeryong ito. At nararanasan po nila ang pabor, himala, biyaya at katibayan na walang nalulugi sa pagbibigay. Kaya kung kayo po ay nanonood ng palatuntunang ito at nahahamon at nagkakaroon ng conviction mula sa banal na spirito, huwag mag-atubili. Pagbukas ng bangko sa mga darating na banking hours, kayo po ay in-encourage namin na mag-ambag at mag-deposito mula sa maliit na halaga hanggang sa pinakamalaking halaga na inyong tatawaging best seed offering, sapagkat walang maliit na hindi nakakaambag at walang napakalaki na napakahalaga. Lahat po ay kailangan upang masaturate natin ng mabuting balita ang buong Pilipinas. Kaya halina, magbigay mula 500 pesos, 1,000, 2,000, anuman ang halaga, ito po'y malaking tulong sa pagdadala ng mabuting balita. Muli, in behalf of Pastor Greg, ako po si Pastor Kenneth Andrew Durante at nagsasabi maraming maraming salamat from the bottom of our hearts. Thank you. Because of your generosity, we are taking the gospel to radio and television. God bless you, be blessed, and God loves you. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pagunlad ng inyong mga buhay, at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Natin as a church, I choose to include myself so it would not be sounding like an arrogancy na parang kayabang-yabang, parang kami lang ang may problema. No, somewhere, somehow, I still do have some problem with this area. Why? Let me show you some example. In the Bible, sa Biblia, nakita po natin that one time, there's a story in the Bible na meron pong tinuturuan si Jesus, and according to the Word of God, there were 5,000 men registered that were there. Going to the culture of the Jew, they only count men. They never include women. Kaya, ang katotohanan po, hindi lamang po 5,000 yung naroroon doon sa oras na yon na nakaranas ng pagpapakain ni Jesus. Well, kahit hindi na po natin isama ang babae, ang bata, yun lamang po 5,000, it's already a miracle. How many of you believe that? Amen. Hindi po biro, pagka nga po may pakasal, yun lamang 500 bisita, sasakit na ang ulo mo, yung pakayan 5,000 ang pakakainin. Amen. How many, meron ba sa inyo na may experience na may bisita kayo sa inyong tahanan, pakakainin 5,000? Palagay ko po, baka magtago kayo. You need to be like a Gene Napoles of our time. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Para po magpakain ng ganun karami at kailangan mo ng Jollibee. Amen. Praise God. Amen. So, 5,000 men. At pansinin po natin yung setting nung panahong yon. Jesus was in the wilderness. Amen. Sabi ng Biblia, Jesus and his group and the 5,000 people were in a solitary place. At sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, I don't want you to send them home, but before you do that, feed them. Ayoko na pauwiin ninyo sila, gusto ko na pakainin mo sila. At nagipong mabigat yon para sa mga disciples, sa sabi ng mga alagad, my God. Sabi niya, unang-una, nasa ilang tayong lugar, it's impossible to buy that kind of amount of food para po sa ganitong tao, at napakalaking halaga rin ng pera ang kakailanganin para po sa ganitong karaming tao. Isn't that correct? 5,000 men. But Jesus said, and sabi ng Panginoong Jesus, how many loaves of bread or fishes do you have there? Sabi ng mga alagad, this is what we have. Ito lang ang meron kami. A few pieces and a few bread. Kaya sabi ni Jesus, bring that to me. At nung dinala po nila kay Jesus, the Bible is clear. Ano pong ginawa ni Jesus sa kakaunti? He lifted up to God and gave thanks.
And the rest is history. If you know the story, kumain po ba yung 5,000? Yes, they did. At ang sabi po ng Biblia, that's correct, hindi lamang po kumain, may take out pa. Our God is a God of abundance. Amen? Amen? Amen! Sabi nga ni Creflo Dollar, would God be happy if you, His child, ride a Bentley? Hello? Amen? Masaya, magigibang masaya ang Diyos. At sabi ni Dollar, if the Bentley would be benefit of the ministry and it will be used for the kingdom, God would be happy. Why? Because God is a God of abundance. Amen? Sometimes we limit God in our mind dahil sa ang akala po natin, hindi kaya ng Diyos. But He can do it. Now, this is the point. Ngayon, ating anawain at ating pansinin na nung pinakain po ng Panginoon, dumarating din sa punto ng ating buhay now, speaking of ourselves now, that sometimes we are like the disciples that we are facing lack. L-A-C-K. That's the magic word of life, lack. Sino po rito ang madalas ay na-encounter yung word na yan, lack. L-A-C-K sa Tagalog po ay kakulangan at mas brutal, kapos. Hello? Meron po ako naririnig noon. I was holding a Bible study in Santa Ana. Meron ako isang tinuturuan. Every time we meet sa amin pong Bible study, this is what she always said. Eto, Pastor, okay lang, pinagdurugtong. For almost 10 years na magkakasama po kami sa Bible study, I always heard that word, pinagdudugtong lang siya ng Diyos. And then in a point of time, sabi ko sa kanya, ba't di pa ibuhul yan ng Diyos? Hapakatagal mo nang dinudugtungan. You're staying too long in that wilderness. Amen? Amen. 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 Now, ngayon, ang problema sa atin kuminsan, ay kagaya po na nangyayari kung minsan sa akin, nangyayari rin po sa marami sa atin na pag we face lack, nakakaharap po tayo ng kakapusan, naharap tayo sa kakulangan, at nakakita natin then the Holy Spirit bring us to this word. Amen? Dinala tayo ng Diyos dito sa mensaheng ito. This is our thinking. Diyos si Jesus eh. Oh, not me. Because Jesus is God, kaya kaya niya yung gawin. But not me. Hello? At meron ding ganitong pangyayari. Amen? Na natutulog si Jesus sa ibaba, sa bangka, inabot ng bagyo. Jesus calmed the wind, He calms the storm. At pag iisipin mo ito, hindi ko kayang pahintuin din ito. Why? Because this is the thinking that we have. Jesus is God, but not me. But how many of you believe that when Jesus feeds the 5,000 and when Jesus stopped the storm, He was not God. He was like you. Ilan sa inyo naniniwala na nung nagpakain si Jesus ng 5,000 at nagpahinto siya ng bagyo, hindi siya Diyos. He was human. Are you saying, Pastor, you don't believe that Jesus is God? No, I believe that He is God. But when He is here on earth, He is not using His ability as God. He is human. You know where I'm coming from? Alam niyo po kung saan ako nanggagaling? Because Jesus would be telling lies, and you won't accept me if I tell you that Jesus is a liar, right? Tatanggapin niyo po ba ako kung sasabihin ko sa inyo na si Jesus ay sinungaling? You will hate me. Pero naniniwala ba kayo that every words of Jesus is true? Amen? Naniniwala ba kayo na ang bawat salita ni Jesus ay totoo, hindi siya nagsisinungaling? Sabi ng Biblia, God is not a man that He should lie. Amen? But during the time, Jesus is a man. Amen? But He do not lie. So, ang sabi po ng Biblia, ang sabi ni Jesus, what I can do, you get it, you can do. And it does not stop there dahil ang sabi ni Jesus, and greater things
Hello? Amen. Is the word coming to you now? Ano po sabi? Magagawa mo ang nagawa ko. So don't hide with that excuses that the reason why Jesus did that is because He is God. No, He is man, and He said you can do what He does. So believe that you can do what He does. The only distance of every Christian from their miracle is their mind. Gaano ka kalayo sa iyong himala? Sa iyo lamang isipan. Because you cannot think it, that's why you can't have it. Kaya ang sabi ng Book of Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he. So if you can believe it, then you can receive it. Hello? Nakukuha po natin ito? Kaya, stop the devil's lie that he keeps on putting in your mind na si Jesus kasi Diyos yun, kaya niya nagawa yun, I'm just a human being. No, for your information, what he did, you can do. Hello? Go to Philippians chapter 2 and I'll show you some evidence that Jesus is human here. Philippians chapter 2. Sabi mo nga sa iyong katabi, ba't kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia? Hello? Philippians 2. Philippians chapter 2 verse 7. Philippians 2 verse 7. But emptied himself. But before we go to verse 7, let's identify who's the himself here. Hold your place, Philippians 2:7. Let me just prepare your hearts here. Go to verse 10. Just move ahead, verse 10. Skip verse 8. Nandun po kayo verse 10, Philippians 2:10. Okay, sabi ng 2:10, New English Translation, so that the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under earth. Verse 11, and every tongue confess that what? That Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So who is the himself here? Sino po yung tinutukoy sa verse 7 ni Pablo? Sino po yun? Jesus. So let's go back now. With that thing in mind, with verse 10 and 11 in mind, go back to verse 7. But Jesus emptied himself. Tama po ba? By taking, how did he empty himself? Sabi ng verse 7, by taking on the form of a slave by looking like other men. So ano raw po ang Panginoong Jesus? He take the form of a man and sharing in human nature. In other words, when Jesus was on earth, he is like you. Kaya nga, doon sa Mark 11, let's go back, Mark 11. Ang sabi po sa Mark chapter 11, ano po ang sabi sa Mark 11? He was hungry. So God cannot be hungry. But the mere fact that Jesus was hungry, this is also a proof that when He was on earth, He was a human. Pero nais ko rin pong balansihin dahil baka sabihin ninyo parang nagbabago ata ng doktrina, tao na. Parang alam ko, ibang pananampalataya, yung tao lang si Kristo. Oh, I'm not saying that we are just believing that Jesus is human. But what I am saying here is when He was on earth, He was a human. But after He went to His Father, He became God again. Hello? Amen. So verse 12, going back, Mark 11, ano raw po si Jesus? Nagutom. Now, dahil nagutom si Jesus on their way from Bethany, where were they going? Jerusalem. May nakita po sila along the way na isang puno ng igos. And nung nakita po ni Jesus, according to the story in the account of Mark, nung makita po ni Jesus in verse 13, yung puno ng igos na punong-puno, ang sabi ng verse 13 ng dahon, ano pong ginawa ni Jesus? He went there trying to look for what? For fruit. Why? Why did he need the fruit?
because he wants to eat. Amen? Pero ang sabi po ng Biblia sa verse 13, ngunit nang lapitan niya ito, trying to look for a fruit, wala po siyang nakita. He only see leaves, but there were no fruit. Verse 14, ano po ang ginawa ngayon ni Jesus? And he said to it, ang sabi po ng verse 14, may no one ever eat from you again, and his disciples heard it. So anong ginawa ni Jesus nung wala siyang makitang bunga? What did Jesus do? Ang sabi ng King James, he cursed it. Well, I heard preachers, narinig ko po minsan, alam niyo po kasi ang preachers at ang mga pastors, sometimes, hindi naman lagi, we over-spiritualize everything in the Bible that it's really not true. Ang isang problema ng isang pastor, mga ngaral, I'm speaking for ourselves, naha-hyper-spiritualize ang maraming bagay na hindi naman dapat. Halimbawa, ito po isang bagay na naha-hyper-spiritualize. And do you know that if you will not find out the truth, you will still be in bondage? Naniniwala po ba kayo? Because coming from the principles of Jesus, ano sabi ni Jesus? When you know the truth, then the truth shall set you free. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawaing ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicorp Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live at ikaw ay nais naming makasama sa ating Holy Ghost Revival Services sa darating na Biyernes, ikapito ng Oktubre, ikalabing apat ng Oktubre, ikadalawamput isa ng Oktubre, at ikadalawamput walo ng Oktubre. Dito sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, Second Floor Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, na magsisimula sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito ay libre at bukas sa lahat. Kaya tayo na at magsama-sama na magpuri at tumanggap ng himala sa ating Diyos na buhay. So outside the truth, you will still remain in bondage. Hello? Amen. Now, hindi ko po alam kung minsan ay naituro ko to sa inyo. Hindi ko po alam. I do not know. Pero I believe in my heart that sometimes in my life as a teacher, I have talked about this Mark 11. At minsan po ay naituro ko ito in the light of this. I thought that the fig tree was the believer. Ang akala ko po nung una, ang puno ng igos
ay nagre-represent sa buhay ng Kristiyano na nadaanan ni Jesus at hinanapan ng bunga, walang nakitang bunga, isinumpa. And I preach and I believe that truth for so many days and years of my life. Only to find out that what I am looking at is wrong. Why? First of all, this is the principle. God cannot curse what He already blessed. Hindi pwedeng isumpa ng Diyos ang kanyang pinagpala. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, if God blesses you, you cannot be in curse. Come on, there will be freedom here today. Amen? Amen? Kaya sabi ng Biblia, He who the Son set free is free indeed. Hello? So the fig tree is not Christian. Eh ano yung pastor? Eh di puno lang ng igos tapos. Bakit mo pa kailangan pahirapan ang iyong isipan? Hello? Now, paano ko naunawaan ito? Para maunawaan mo po ito, ito po ang kailangan natin. Put this into your heart that your God and my God is a God of purpose. Write it down. Ang ating Panginoon, ang iyong Panginoon, ang aking Diyos, is a God of purpose. Meaning, everything that God will do has a purpose. Hanggat hindi mo naunawaan that the God that you serve is a God of purpose, lagi ka pong malilito. Kaya maraming tanong ang tao, kung talagang meron Diyos, bakit may mga politikong corrupt? Because He has a purpose. Imagine if there's a politician that are not corrupt, you will not be praying, aren't you? Hello? Hindi kayo nananalangin siguro, pero dahil sa mga politikong corrupt, nakakatawag tuloy tayo ng intercessory prayer. Hello? Bakit kaya may kapitbahay kaming masama? Ginagamit yun ng Diyos. Dahil kung walang masama, hindi ka makikitang mabuti. How can they tell that you are good if there is no bad? Hello, sabi mo sa iyong katabi, kaya pala may mga kapitbahay akong pasaway. Eh kung pasaway ka rin, pare-parehas lang kayo doon. Hello? Bakit ka nakalagay sa isang komunidad na magulo para makita ang isang tahimik na mundo? How? Through your life. Hello? God is a God of purpose. Amen? He will not do anything without a reason. Hindi po gagawin ng Diyos ang isang bagay na walang dahilan. Lahat ay may dahilan. Nalugi ka, there is a reason. Nagkasakit ka, there is a reason. But if you are a child of God, kung nalugi ka man, nagkasakit ka man, nagkaroon ka man ng problema, I am here to tell you, not only the people that are here today, and everyone that will be watching this on TV or anywhere, na nais kong ipaunawa sa inyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, kahit nalugi ka, kahit nagkasakit ka, kahit iniwan ka ng iyong asawa, that thing is for your good. Why? Dahil ang sabi ng Biblia, walang bagay na pinangyayari ang Diyos na hindi para sa iyong kabutihan. Hello? Amen? Well, Pastor, prove that. Paano magiging para sa aking kabutihan ang aking kalugihan at kahirapan? I am here to tell you, remember Moses. Amen? Oh, ano ngayon si Moses? Don't you know na si Moses was living good inside the palace? He was living in a comfortable life. Don't you think that a kind of a man like Moses will serve God kung hindi po siya nagkaroon ng problema? Hello? Bakit ano po ba si Moses? He was raised in the palace of inside Egypt.
Kaya ako po'y convinced that during his time inside Egypt, Moses will never serve God, the God of the Hebrew. Why? He was introduced to the God of the Egyptians. Amen? Pero one day, habang si Moses ay naglalakad, he saw someone is being beaten by the Egyptian. At ano po ginawa ni Moses sa Egyptian? He doesn't have an idea that he has a Hebrew blood. So anong ginawa ni Moses doon sa Egyptian? Pinatay po niya, and he thought it was a secret thing that he done. Ang akala niya yun ay sikreto. And akala niya ang lahat ng yun ay nakalimutan na. But one day, oh my God, there is always one day. Hello? Lagi pong merong one day. And I call that a turning point of your life. Hello? There is always a one day for you. Maybe you have been messed up for 50 years of your life, but can I tell you this? That kahit 50 taon na ang naubos sa iyong buhay, God needed only one day to change your life. Oh my God! Woo! Amen? Matagal pa nga po yung one day, but just to picture mine, kahit po sabi mo 50 years na ako, can I tell you that Abraham was already 100 years old when God changed his life? And it only needed God one day. Kaya wag mong sabihin, imposible na, Pastor, ngayon ko pa sinasabi sa akin matanda, you are limiting God. Hello? Can I also tell you this? Your God is never late. Hello? My God. I was watching one time Jesse Duplantis. I don't know if you know the man, but I like this guy. And sabi ni Jesse Duplantis when he was being interviewed, he came from the roots of Kenneth Copeland and the Hagans. And sabi ni Jesse Duplantis when we were in the U.S. last month, I heard this interview. Tinanong si Jesse Duplantis ng reporter at sabi, Brother Jesse, why is it that you are so successful today? What did you do new to your ministry that puts you into a successful ministry today? Sa Tagalog, sabi ng reporter na nagtatanong, napakatagumpay mo ngayon, Brother Jesse. Anong ginawa mo para malagay ka ngayon dyan? You know what, Brother Jesse answered the reporter. Ang sabi ni Brother Jesse, I did not do anything new. Alam mo, sabi niya, when I started in the ministry, 40 years, 30 years ago, yun na yung ginagawa ko. I never changed anything. Kung wala kang binago, bakit ka ngayon nagtatagumpay? Bakit matagumpay ang ministeryo mo ngayon? You know what Brother Jesse said? He said, because I am in God's time now. You just wait for your time. Hello? Amen? Sabi ng Ecclesiastes, in everything, there is a season. When your due season is up, even the gates of hell will come out and come open. But when it is due time for you to be blessed, no demon in hell can stop you. And just wait for your time. Sabi mo sa iyong katabi, wait for your time. Amen? Encourage mo iyong katabi, huwag kang mainip. Your time is coming, brother. Your time is coming, sister. Because God has a due time for every one of us. Hallelujah. Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, in His time, not in my time, ang sabi ng Biblia, in His time, He makes all things beautiful. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live, na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Webes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Narin nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karating bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga,
alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live at ikaw ay nais naming makasama sa ating Holy Ghost Revival Services sa darating na Biyernes, ikapito ng Oktubre, ikalabing apat ng Oktubre, ikadalawamput isa ng Oktubre, at ikadalawamput walo ng Oktubre, dito sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, Second Floor Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, na magsisimula sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito ay libre at bukas sa lahat. Kaya tayo na at magsama-sama na magpuri at tumanggap ng himala sa ating Diyos na buhay. Amen! Sabi ni Pastor Greg one time when I was listening to one of his messages sa revival, at sabi niya, at sinabi niya rin ito sa amin at sa family, sabi niya, mga anak, may mga panahon na tayo dumaranas ng mga problema at pagsubok, kakapusan, pero there will be a time that God has prepared for us na yung ating pagtitiis, kakapusan, kahirapan, sobra-sobrang biyaya at pagpapala na hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari sa'yo. Yes, because you have a time. And when the time of Moses has come, my God, nung dumating ang panahon ni Moses, how did that time came to Moses? It came in the form of a problem. Did you realize that? Paano dumating yung panahon ni Moses? Dumating siya sa mukha ng problema. Naglalakad siya. May nakita siya nag-aaway, but this time, it's a Hebrew. Eh, hindi man niya alam na siya Hudyo. Inawat niya. Ang ganda naman ng layunin. Sabi niya, huwag kayong mag-away, magkapatid kayo, masama yan. I was thinking, sa dami naman ang makikita ng Moses na ito na mag-aaway, ba't yung pang nakakita pala sa kanya? Do you believe in setup? Hello? Do you believe in setup? I do. Nung umakyat po si Abraham, hawak niya ang kanyang anak na si Isaac. He was really willing to kill his son. Amen? Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Offer your son, Isaac. Kill it before me. Amen? Pero inawat siya ng Diyos. Ano ang dahilan bakit hindi tinuloy ng Diyos ang pag-aalay ni Isaac? This is a trivia for you. Watch this. Bakit hindi tinuloy ng Diyos ang paghingi kay Abraham? Sabi nung iba, eh kasi, tinest lang naman yung faith. Yes, I believe that's one of the message there. But there's also another message there. Because God will never receive human sacrifice except His Son. Ang tanging humihingi lamang ng buhay na alay ay satanista. If you go to the cult, pag pumunta kayo sa mga kulto, they sacrifice life. But God, He wants life. Hello? Kaya madali mong malaman kung nasa tama ka. Your God is always interested in life. But the devil is always interested in your death. Hello? Now, sabi ni Moses, huwag ninyong gawin yan. Ano sabi ng lalaki? Ano namang karapatan mo sabihin sa amin yan? Eh, pumatay ka nga. Nagulat siya. May ebidensya pala. Nagtatakbo si Moses tuloy sa takot niyang makulong. Na problema ang
lalaking si Moses. Pero nung siya'y napunta sa isang lugar na kung tawagin ay Midian, do you know that that is where the place he came to know God? Every one of us has a Midian experience na dumarating tayo sa punto na doon natin nararanasan ng Diyos sa gitna ng ating mga problema at pagsubok. You might not know that, pero ang totoo, God is revealing something new to you, kaya may mga problema dumarating kuminsan sa iyong buhay. Kaya ating anawain at ating pansinin, nung dumating po dito sa Mark 11, let me just go quickly, I'm running out of time. Ang sabi sa Mark 11, sa verse 14, because with this thing now in mind that our God is a God of purpose, hindi siya gagawa ng isang bagay na walang dahilan. So kung bakit isinumpa ni Jesus ang puno ng igos, I believe there is a reason. Pero ang sabi ng verse 14, ang sabi po sa talatang 14, Mark 11:14, ang sabi po rito, verse 14, when he cursed the fig tree, I like the last words in verse 14. Ang sabi po doon sa last words, and his disciples heard it. Ano po ang ginawa ng mga disipulo? Narinig lamang nino? Nila? They heard, but they don't understand. Do you believe that it is possible that you are hearing me today and you are not understanding me? I believe that. Sa dami na po ng aking nakakaharap, minsan lalapit sa'yo, Pastor, ano po may papayo mo? That's my sermon last week. Nandun ka eh. Bakit payo ulit? Yan pa ulit. You heard, but you never understand. Hello? Kasi marami pong style. Patawarin niyo po ako kung may bihira lamang dito. Pwedeng nakaupo ka dyan, pero ang totoo, ngayon, nasa mall ka na. May abutan pa kaya? May abutan pa kaya ako doon? But you're hearing me today. Sabi mo nga sa iyong katabi, bakit niya alam? I don't know. God is talking to you maybe. Amen? Minsan eh, may tinut, meron po akong, hindi naman dito, sa church po pinamumunuan ko, nag-awa yung magkapatiran. Ang sabi nung isang kapatid, pinagalitan, sabi niya, pambihira ka naman. Bakit mo naman ako chinichismis, pati kay pastor, pati sa sermon, nalalaman ako. Sabi niya, hindi kita sinya kwento. Huwag ka na magmaang-maangam pa, kung lamang kanina na sermon. Hindi ka kita kinakwento. Eh bakit buong-buo yung istorya, parang ako. Sabi mo sa iyong katabi, may Diyos kasi. Yun ang sagot dyan. Well, you can hide from your wife, but you cannot hide from your God. Hello? Pwede kang magtago sa iyong asawa, pero you can hide from God. Sabi ni Joyce Meyer, God is always watching you. Hello? Not from a distance, but right beside you. Glory to God. So, napakinggan ng mga disipulo yung ginawa ni Jesus, but they never understand it. Bakit kaya hindi nila naintindihan? There is a reason why a person do not understand the thing. Do you want to know what? What's the reason? You're not interested. Bakit hindi naunawaan ng isang tao ang isang bagay? Hindi ka interesado. Because if you are interested, nothing will be hard for you. Ang pinakamahirap pong turuan mag-drive, yung hindi interesado magmaneho. Kahit po ipasok mo yan sa magaling na driving school. Hello? Ang pinakamahirap turuan sa gitara ay yung hindi naman interesado maging gitarista. Naniniwala si Bone dyan, palagay ko, at saka yung mga musikero. Because if you are not interested, you will never understand the principle. You may be hearing what they are saying, but if there's no interest, you'll fail to understand. Wala silang interest dito. Narinig lang nila, okay, nothing happened. Why? Because when Jesus cursed the thing, nothing happened.
Hello, I'm not interested. I heard it. I heard Jesus curse that thing, but nothing happened. That's not drive my interest. Hello? Amen? So, Jesus move on. Nagtuloy si Jesus. Pansinin niyo po ito. There's no sense on wasting your time in people that are not interested. Natutunan ko po ito sa tagal ko na rin naman nagtuturo. Kaya nga, sabi ko nung isang araw sa binyan, alam niyo po, kung bakit tumatalas yung aking pagtuturo pag umuupo ako sa inyo, dahil interesado kayo. Pero kung mararamdaman ko hindi kayo interesado, hindi rin ako interesado magturo sa inyo. Ganun lamang po kasimple. Why? Because I am committed not to spend my time in people that don't have an interest. You're just wasting your time. Hello? Amen? It's wasting your time. There's a lot of people out there that are so eager and willing to learn. Why waste your time, energy, and money to people that is not interested? Correct. Amen? They hear Jesus. They have no interest. So nagtuloy si Jesus because there's no way that he will teach anything kung wala yung interest. Wala pong saysay. Hindi rin nila maintindihan. Nagtuloy ngayon si Jesus, then nakarating sila sa Jerusalem. Amen? Pag balik po nila ni Jesus, they use the same route. Yung pa rin po yung lugar na kanilang dinaanan. At sabi ng verse 20, in the morning, say the word, in the morning, kinaumagahan. Ano po? Nung dumating sila ngayon doon sa lugar na yon, now, ang sabi ng Biblia, verse 21, ang sabi po ron, because in verse 20 describes the condition of the fig tree, it's now withered. In verse 21, ang sabi po sa talatang 21, Peter now remembered. Naalala ni Pedro because now he saw what happened to the fig tree. At ano po ang sabi ni Peter sa verse 21? Rabbi, look! The fig tree you curse has withered. Now they are interested. Hello? Ngayon, nagkaroon na ng interest ang mga alagad. Amen? Saan? Dito sa nangyari sa puno ng igos. And now Jesus now sees the right timing para po ituro ang aral ng puno ng igos. Please always put this into your mind, mga kapatid. Pag binasa niyo po yung Mark or Matthew, Mark, Luke, and John, kadalasan po dyan ang involved ay mga alagad. And every time you read this four gospel, so that you will always understand the truth, unawain niyo po na ang ginagawa ni Jesus dito sa kanyang mga alagad is He is preparing His disciples na babago sa takbo ng sanlibutan. So this point in time, Jesus is training His disciples to turn the world upside down. At kung ang mga alagad ay gagamitin ng Panginoon para baguhin ang takbo ng mundo, kung wala silang karanasan, they cannot change the world. Do you believe that? Going back again to Moses. Naalala ko po si Moses. Ulit. Nung si Moses ay nakausap na niya ang Diyos through a burning bush, ano sabi ng Diyos kay Moses? Now, Moses, I'm sending you back to Egypt. I'm sending you back to Egypt and to Pharaoh. And I will use you as my deliverer. Eh si Moses po kasi may aral. May common sense din. Ginagamit ang common sense. Sabi mo nga sa iyong katabi, kaya ka nga binigyan ng Diyos niyan. Gamitin din naman paminsan-minsan. Hello? Amen? Paano mo naman maipapasok yan doon, Pastor? Kung walang common sense si Moses, lumayas na si Moses.
Ganun ba po? Punta na ako doon ngayon. No? But Moses never done that. He stopped and said, Lord, how will they believe me? Paano naman sila maniniwala na nakausap nga kita? Now, that now put God into his thinking now. Napaisip siguro ang Diyos doon. Ano sabi ngayon ng Diyos kay Moses? Moses, what was in your hand? Sabi ni Moses, Lord, a staff. Tungkod, because he is a shepherd. And sabi Moses, I want you to throw that staff on the ground. Inihagis ngayon ni Moses yung kanyang tungkod, and that staff became a snake. And ang sabi ng Diyos ngayon kay Moses, put your hands on the tail of the snake. At nung hinawakan niya sa buntot, the snake became a rod again. What is God doing to Moses? Alam niyo ang ginagawa ng Diyos kay Moses? He's giving him an experience. Binibigyan ng Diyos si Moses ng alin? Ng karanasan. Bakit? Dahil pag ikaw ay nagkaroon ng karanasan sa Diyos, kahit anong mga likong aral, kahit anong mga problema at magsubok ang dumating sa iyong buhay, hindi ka man lalamig sa Panginoon. Bakit po? Because you have an experience from God. Hello? Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako kontento na natututunan ko lamang itong mga salitang ito. I want you to give me an experience because I know that the thing that will put me on this position today is my experience in God. Pag may karanasan ka sa Diyos, wala ka ng pakialam sa mga sinasabi ng iba. Wala kang pakialam sa nangyayari sa mundo. Why? Because there is one thing you know. You experience God, period, and that's it. Your God is alive. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayong mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawaing ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Hello! Pag naranasan mong tustusan ka ng Diyos nang ikay walang-wala, doon mo masasabing, my God really is a great shepherd. Pag naranasan mong may sakit ang mga kasama mo sa bahay, and just by your prayer, they became healed, that's the time that you will really say, my God is really a Jehovah Rapha. Kaya huwag nating katakutan ang mga pagsubok, ang mga problema, because what God is doing to your life is giving you an experience so that you will change the world. Because God is using you to change your city, to change your neighborhood. Paano tayo gagamitin ng Diyos kung tayo mismo walang karanasan sa Diyos? Hello? Hindi po ang Diyos bumubuo lamang ng mga taga-simba. Napakadami na po na sumisimba, pero kakaunti ang gumagawa ng himala. Hello? Hindi po napako si Jesus sa krus para magparami ng miyembro. Kaya nga sabi ni Jesus bago siya umalis, meron siyang bilin na inulit lamang niya yung version kay Moses na sabi niya, these signs and wonders shall follow them that believe. So, believers always experience miracle. Hello? Amen?
Kaya pag may dumarating na naman pagsubok sa iyo, sabi mo, Panginoon, salamat. Again, I have an experience. Pag lagi pong ganyan ang pananaw mo, mananawa sa iyo ang diablo, ayoko nang bigyan. Nararanasan lagi niya lang Diyos, lalo siyang tumatatag, lalo siyang tumitibay. Bakit? Dahil iniyahanda tayo ng Diyos to change this city, to change our barangay. We are not just a Christians for ourselves. We are a Christians because we will be transforming the world. Hallelujah! Amen? Amen? Ang babaguhin po natin ay mundo. Kaya yung mga kakabusan, lahat po ay pansamantala. Yung mga sakit, karamdaman, pansamantala yan. Why? Because in your hands, God will use you to change your neighborhood, to change your barangay. Mga kapatid, kakaunti na po naniniwala sa Diyos. Ang marami po ay gusto lamang ma-identify sa simbahang marami ang laman. Pero pag pumunta ka doon, wala naman laman ang puso. I am not just saying this just to put something into the church that are big. Pero karamihan ng church mo, it's just a social gathering. But there is no power anymore. Bakit po? Dahil marami pong mga mananampalataya ay punong-puno lamang ng laman sa isip, pero walang karanasan. Kaya pag nagkaroon ng problema doon sa church, makikita mo, bakit kayo narito? Saan kayo galing? Galing kami, pastor. Ba't kayo lumipat? Kaya marami po ngayon, palipat-lipat lang. Tingnan mo ngayon katabi, nagpalipat-lipat ka na ba? Amen. Fig tree, the fig tree. Amen. Kaya ano po ang sabi ni Jesus? Nung makita niya that this group of people now is interested, he's not talking about cursing a believer here. Pero ano po ang totoong aral ng fig tree? Verse 22, Jesus said to them, have faith in God. Why did he curse the fig tree? Because he is about to teach them faith in God. Amen. Amen. Kaya sinabi ni Jesus, sinunodin niya, and he goes on now. Verse 22, verse 23 said, whatever you say to this mountain. Ibig po sabihin, tinuruan niya ni Jesus ang kanyang mga alagad na kanyang iiwan. Don't be dismayed when mountains arise. Huwag kang matatakot pag nagpakita ang bundok sa iyong harapan. Remember this, ang sabi ni Jesus sa kanila, the power is in your mouth. Just use your authority and that mountain of problem is out in your sight. Amen? So ano ang aral ng fig tree? It's about faith in God. That mountain will arise, but don't be discouraged in mountain. Remember always, that when you have faith, nothing is impossible. Kahit magpakita ang malalaking bayarin, don't be discouraged, don't be dismayed. Amen? Amen? Alam niyo po kasi pag nagpapaniwala ka, madi-discourage ka. Just to end this thing. Noong few weeks ago, nagkaroon po yung aking anak ng pamumula ng mata. Tinawagan kami sa bahay ng school nurse. Sabi, sir, puntahan niyo po yung inyong anak kasi namumula ang mata. 2 times nang pinatatawag kami. Noong ikalawa, sabi, sir, hindi na po namin tatanggapin yan kung hindi ninyo dadalhin sa doktor. I believe in doctors. I really do. But there's a point in our life na before we go to the doctor, our first option is always God. Pero sa marami po kasing tao, their first option is the doctor. Then if there's a hopeless case, then God is the last option. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yan? Hello? Sabi mo, chinismis mo na naman ako. Tingnan mo ako. Sinama-sama mo ako dito eh, para i-set up eh. Hello? Amen? Amen. So, dahil nga po, hinigpitan kami, hindi na raw tatanggapin kung wala yung certificate. Because we believe that as a children of God, it is our right to be healthy, to be wealthy, and to be happy. Do you still believe in that truth? That's your right. Karapatan mo yan. Being a child of God, you have the right to be healthy, you have the right to be wealthy, you have the right to be happy.
Bakit? That's the reason why Jesus died. Amen? Ngayon, edi wala na po kami magawa. Then we go to the doctor. Matay. Alam nyo, ang tanging gusto lamang naming hingin ay certificate na yun ay hindi sore eyes. It's just a plain allergy. Alam nyo, tinignan ng doktor. Sinilip. Pinasilip yung anak ko doon sa telescope niya. Alam nyo, sabi ng doktor, nako, mami, duda ko po. Meron po itong, ano ba sinabi? Complex. Ay, sabi namin, ano yung complex? TB. Diyos ko, may Betamax kami sa bahay. Sabi ko, bakit ganun? Ang pinatitingnan lang namin, mata, ay may TB na yung anak ko. Naku, I suggest, mommy and daddy, go to a pediatrician. Ako, sabi ko, sinasabi ko na eh. Pupunta pa kami ngayon sa pedya. Hello? Eh, siyempre, naunahan ko na, yun yung inaawit kanina. The devil is very good in putting a stronghold in your life. A stronghold are thoughts, suggestion, that has a basis on the natural, but doesn't hold truth in the spiritual. Ano po ang stronghold? May ebidensya sa natural, pero sa spiritual, walang katotohanan. Papakitaan ka ng stronghold na wala ka talagang pera, you have an evidence. You have no money on your bank account, that's the natural evidence. But that is not the truth. The truth, why? Dahil sabi ng Biblia, the truth are not the things that are seen, but the things that are not seen. Amen. And what you do not see, is you are blessed. Yes. Amen. And that's the truth. Thank you, Lord. Hello? Hey, so dahil naunahan ka ng stronghold, at pag hindi ka po naging maingat, that thought you entertain will sit down in your heart and he will become king and control your life. Na-stronghold kami. Sabi ng misis ko, ganun ba? Ang simpleng mata ay nauwi sa pedya, nauwi sa x-ray, nauwi sa blood test. Ang dami namin binayaran. Hello? At nung lahat dumaan ng test, iisa lang, sabi nung aking kaiskwelan doktor, teka muna, classmate, bakit mo ba dinala sa akin yung anak mo? Hindi ko na itanong eh, pasensya ka na ha. Abay sabi nung doktor eh, may TB, eh bakit ba, nanghihina ba yan? Sabi ko, hindi. Eh ba't mo pa dinala sa akin? Eh sabi, dalhin ko daw sa pedya, eh di hinanap kita. Naku, hindi ko naman natanong, pasensya ka na. Wala naman palang sign ng panghihina, paglalagnat, napa-x-ray pa natin. Iyak yung anak ko dahil na skin test, na blood test, ano po. May gusto ko pong magwala. Tapos lahat na lumabas, eh wala talaga, negative pala. Eh bakit mo ba yung pinatest? Abay ako ang tinanong, eh kayo ang doktor eh. Wow, I love doctors. But sometimes, doctors are fool. Hello? Amen? Kaya sabi ko sa misis ko, tingnan mo, nasingitan tayo. Stronghold dyan eh. Amen? Amen? Nakakuha po natin? Now, ang nakalimutan natin, I'm just sharing this to you just to show you that we are not that strong, dumaraan sa kabiguan, just to identify with you. Pero wag nating kalilimutan that God has given us the authority. Kaya pag sinabi, you're dying? No, I speak life. Hello? Pag sinabi, oh, you're going down, babagsak ka na, maghihirap ka. No, I'm blessed. Hello? Kaya dito po itinuro ngayon ng Panginoon sa mga alagad how to use their faith and exercise their authority. And that's the story of the fig tree. Tayo po ay manalangin. Oh my God. Let's pray. Glory to God. Hallelujah. For 1 minute, if you know how to pray in tongues, let us just pray in tongues as a sign that we are so thankful sa mensahe ng Diyos. Let's speak to God. Speak in other language. Will you hura basika bababasana? Sakarala bababasana. Shandarala handa kasikarala basana. Hura basika bababasana. Yes, Lord. Yes, sir. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus.
I will not lay my hands. Use your mouth. Use your authority. Amen. Sige po, kung saan yung masakit sa iyong katawan, speak to that mountain that's hindering you right now. Hallelujah. Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. 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 The mighty name of Jesus, we speak against you, sickness and disease. Hallelujah. We command you, come out. Hallelujah. By the blood of Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus and by the blood, healing is taking place in your body right now. Speak and believe. Speak and believe. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Give them an experience today that you are a God that heals. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Now, kung meron ka pong mga bayarin, kung meron ka pong mga bayarin na kailangan mo sa linggong ito, just pull out your wallet or pull out your checkbook or your bank account or yung iyo pong passbook. Lay your hands. Patong mo po ang iyong kamay kung saan mo po inilalagay ang iyong pera. We are to speak blessing. We rebuke poverty in our wallets. We rebuke lack in our bank account. We rebuke you in Jesus' name. Your people deserve to be blessed because of what Jesus had done for them. Not because of what they have done, but because of what Jesus has done. In Jesus' name, we rebuke you, poverty. We call on the angels of the living God at the four corners of this world. Bring the money that they need. Inuutosan namin ang mga anghel na inassign mo sa bawat mga anak mo ngayong umagang ito. Listen to us, angels of the living God. We command you by the authority that has given to us. Tipunin mo ang lahat ng aming mga pangangailangang material sa labi, sa apat na sulok ng daigdig na ito. And we command that money to come into our wallets today. Come into our bank accounts. Come, 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 come. In Jesus' name we take authority in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And we will also speak salvation to your relatives. Sabi po ng salita ng Diyos, only one in your family save, he will save all your family. Oh, in the mighty name of Jesus, we speak salvation, Panginoon, sa aming pamilya. We command the devil, remove your hands into their eyes. Remove your hands into their ears. Remove your lies into their hearts. Devil, it's now your time to leave my father. It's time to leave my mother. It's time to leave my son, my daughter, my cousins, my uncle, my auntie. Be saved right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Remove your hands right now in the mighty name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Yes, sir. We speak also against hatred and division inside the family. Ang mga nagkakagalit, ang mga nagkakabahabahagi, Satan, we command you, it's time to leave. Leave our families. There must be peace in our house. In the mighty name of Jesus, when I go home, there will be peace now in my family. Satan, I command you at this very moment, leave my house. Leave my family away. Oh, put your hands away. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We bless your name. Hallelujah. For 1 minute, let's bless the Lord. Thank Him for what He has done. Praise Him.
If you're believing for healing, it's now time to praise God. If you're believing God for prosperity, praise Him with your voice. Kung ikaw ay naniniwala na inayos ang iyong pamilya, iniligtas ang iyong mga mahal sa buhay, praise Him now. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Glory to God! Lord, I pray that you bless these people, Panginoon. I pray, Panginoon, na ang bawat binhi na natanim sa kanilang mga puso ngayong umagang ito will never be loose, Panginoon. Let every seed, Panginoon, of the word that they hear today be planted and be rooted into their hearts. And I speak fruit, Panginoon. Mamunga po ang bawat isa. Use them to change the world, O God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Glory to God. Hallelujah. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na dumalo sa ating Friday Night Revival sa darating na November 4, November 11, November 18, at November 25. Dito sa lugar na ang Himala ay madalas na nagaganap sa Grace Revival Center, 2nd Floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Welcome po ang lahat. Para sa detalye, tumawag sa 723-8752 o bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Naalala ko ang Heaven's Economy at Heaven's Economic. Ang Diyos ay sumumpa sa kanyang sarili dahil wala namang hihigit pa sa kanya na habang ang araw at ang lupa ay lupa, habang ang gabi ay gabi, magpapatuloy ito. At ang pagdaloy ng kasaganaan ay nasa pagtatanim. It is in sowing that there will be reaping. It is in planting that there will be harvest. And it is in giving that there will be receiving. So sa tatlong ito, planting, sowing, giving. Giving, sowing, planting. Planting, sowing, giving. Kaya't sa pagkakataong ito, nais kong kayo ay i-challenge para maging financial partner ng gawain ito ng Panginoon. At sa inyong ipagkakaloob na anumang halaga, meron akong inihandang dalawang CD teaching ko at isang refrigerator magnet na may Word of God. Alinman dito sa dalawa, as per your request, as you deposit to the bank account of this ministry, ay ipadadala ko po agad dito sa inyo. Kaya't sa inyo pong may pagkakaloob, ako'y dadalangin para sa katiyakan ng inyong pag-aani, sa inyong paggapas at sa inyong pagtanggap. Aking Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po at hinding-hindi kami magkukulang habang tuloy-tuloy ang aming pagtatanim at aming pagbibigay. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sapagkat sila ay napakaunlad at napakaalab at walang tigil sa pagtatanim at sa pagbibigay. Pagpalain mo sila at maranasan nila ang kaibang daloy ng pagbuwelta ng pagpapala sa kanila at maranasan nila ang material at pinansyal na kakaibang kasaganaan sa kanilang kamay at sa kanilang buhay at sambahayan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, maganap at mangyari ang aking pinahayag na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752
sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.